Sa leveling event natin ngayon mga Lodi, ito yung mga bagay na makukuha nyo, libre lamang. Pag nagpa-level kayo from 165 to 191. Or Pidgey Amulet, apat na birthday ring. Ayan po yung gloves. Ayan po yung helmet natin. Carnelian plus 20, suit na triple M10. Kaios Talisman of Destruction. Palladium shoes. Belt. Epaulet of Fighter. Bike. Meron din pong costume. Meron ding Shena bracelet. Kaya mga wings. 3 months na Blessing Bid Ultimate. Almost 2 months na yung XP Bid. So yun yung mga bagay na pwede nyo makuha guys kapag nagpa-boost kayo, pag nagpa-level kayo from 165 to 191. For today, itatopic natin all about leveling up event. May questions ka regarding sa leveling up event, sasagutin natin lahat yan ngayon. Ano po ba yung leveling event? May certain level na kailangan mo i-achieve, which is yung level 165 up to level 190. Nakalagay dito up to level 190, pero para matapos yan, kailangan level 191 ka para makuha mo lahat ng event set, event weapon, and event accessories. Kailan last day mag-claim level up set? Yung event natin mga Lodi is tatagal po siya until May 14. Ano ba yung dapat, kung ano yung kukunin, gada bracket. Eto, papakita ko sa inyo guys. Sa bracket 165 to 169 muna tayo mga Lodi. Kuha tayo ng helmet, kuha tayo ng happy birthday ring, tayo ng AXP. So basically lahat naman pala pwedeng kunin. Sa 170 to 175 naman, apat yung pwede mong makuha. Kuha ka ng happy birthday ring, kuha ka ng blessing bid ultimate, kuha ka ng Shena bracelet isa, saka kuha ka ng Orpidia amulet. Sa bracket 176 to 179, anim yung pwedeng kunin dito. Ito yung mga OP na items. Kuha ka ng costume, kuha ka ng PW5. Ang ganda oh. Kuha ka ng talisman destruction. Siyempre, ano ba to? Blader. So, fighter belt. Tayo ng Carnelian plus 20. Kuha tayo nung craftsman palladium hands. So, bracket 180 to 183 tayo mga Lodi guys. Ang kukunin mo dito. Siyempre, epaulet of fighter. Tapos itong shoes. And of course, hindi mo naman magagamit yung Sage o Guardian na lang para pampakunat sa dungeon. Next, 184 to 185. Anim naman yung pwede mong makuha dito. Parang pwede mong kunin lahat to. Happy birthday ring, ultimate, WXP. Kula tayo na isang Shena, diba? Kahit ano na dito mga Lodi yung kunin nyo. Non-bearing na to. Kuha ng Carnelian plus 15, talisman plus 10. Okay na yan, non-bearing na yan. Hindi mo ito magagamit kasi bakit? Meron kang talisman of the destruction. Saka meron kang Carnelian plus 20. O, sa last, dito sa 186 to 190 guys, para makuha mo lahat to guys, kailangan level 191 ka. Mali yung nakalagay dito. Dapat 186 to 191 to mga Lods. Yan, so unin mo itong mga wing na to. Lahat naman makukuha mo dito guys. Yan, happy birthday ring. 30 days to. Ultimate of course. WXP of course. AXP. And then yung suit. So lahat makukuha mo dyan mga Lods. Sa mga achievable guys, yun po yung mga dapat yung kunin. Boss, di nagpapasok ba yung Blessing Bid Ultimate pag ginamit ko siyang lahat? Ang sasagot ko po sa iyo is yes. Tingnan natin yung periodical period nito. Wala siyang BB Ultimate guys. I-right click natin yan. So mapapansin nyo, expiration niya is 2020 June 1. So pag ni-right click ulit natin doon, naging July 1. Ibig sabihin, nagpatong. Hindi lang kayo yung maalam pumatong guys. Ha? Pati yung Blessing Bid Ultimate. Biro lang. Ni-right click ko yung pangatlo, naging date ng expiration guys is 31. 3 months yung makukuha mong Blessing Bid Ultimate guys pag nagpa-boost ka from 165 to 191. So yung AXP mga Lodi guys, 15 days, pero magpapatong din yan. Etong Blessing Bid WXP, bakit hindi siya nagpapatong? Yung isa kasi 200%, yung isa 100%. Yung BB Plus, hindi ka pwede mag BB Ultimate kung may BB Plus ka na. Kasi pare silang dilaw, pero magkaiba sila ng BB. Boss D, yung Blessing Bid Ultimate pa namin, yung Blessing Bid WXP ba namin, yung Blessing Bid AXP ba namin, pag di ba namin ginamit, ma-expired ba siya sa inventory? The answer is yes. Bakit? Kasi item will last until 200601. Ibig sabihin mga Lodi, 30 days din yung duration niya sa inventory mo. Pag hindi mo siya ginamit, ma-expired siya. O, meron pa mga nagtatanong, kailan ba magsisimula yung date ng items na makiklaim pag ginamit ba namin o pag kinlaim namin? Magsisimula po yung 30 days niyan by the time na kinlaim mo kay Yules yung items mo. Nung date na kinlaim natin ngayon guys is May 2, so may expired siya is June 2 mga Lodi. In short, kung kailan mo siya kinlaim kay Yule, tsaka lang mag-i-start yung duration ng items, okay? Possible ba kumuha ng event items ang dalawang character sa isang account? Yes po. Bakit? Kasi leveling event po yung tawag na to. So any characters nyo po sa inyong account, kahit iisang account yan mga Lodi, kahit gusto mo 5 kunan mo, kahit gusto mo 8 kunan mo, it's all good. Basta papalibelin mo siya from level 165 to 191, pwede mo siyang kunin.
guide guys ng wing para masuot mo yung wing. Ililink ko na lang dyan guys. I-click mo na lang yun. Panoodin mo na lang yun. Okay mga Lodi guys, bibigyan ko kayo ng tip guys. Ano ba yung mga kailangan yung makuha? Ano ba yung kailangan meron ka para makapag-farm ka kung sakaling makakuha ka ng event set? So first of all guys, ang unang-unang kailangan mo guys na meron ka is Vampiric Earring na plus 7. Ito yung kauna-unahan na bagay na dapat meron ka para makasurvive ka sa dungeon. Vampiric Earring 7. So guys, hindi nyo na kailangan bumili ng bracelet kasi meron naman siya na bracelet dito. Kailangan nyo lang pong mag-quest para masuot to. Pero yun nga, kailangan mo ng dalawang Vampiric Earring para makasurvive ka sa dungeon. Okay, so meron ka ng Vampiric Earring. Ano pa yung kulang mo para makasurvive sa dungeon? Of course, kailangan mo ng runes. Anong runes yung kailangan mo? Kailangan mo na itong dalawang rune na to guys. Hindi pwedeng wala sila. HP Absorb Up. Though mahal siya, 240M. Pero ito eh, kailangan mo talaga ito eh. Kaya siya nagmahal eh. Bakit mo kailangan yung HP Absorb Up? Hindi kasi magkakaroon ng lifesteal yung character mo. Kahit meron kang Vampiric Earring, hindi ka makaka-lifesteal kapag wala kang runes na HP Absorb Up. Kasi marami nagtatanong sa akin, Boss D, bakit ganun? Naka-Vampiric Earring naman ako, pero hindi naman ako nagla-lifesteal. Sa kadahilanan po kasi wala kayong runes na HP Absorb Up. So, kailangan mo bumili ng HP Absorb Up, guys, para makapag-lifesteal yung Vampiric Earring mo. And of course, ano yung pangalawang runes na kailangan mo? HP Absorb Limit Up. Bakit ko kailangan ng HP Absorb Limit Up? Para lang po yung Vampiric Earring, mga Lodi. Mas dadami po yung malalifesteal mo sa mga binabanatan mo na monster, sa mga mob, kapag mas mataas po yung max HP steal per hit. So, katandem na ito yung Vampiric Earring. So, yun yung mga bagay. Yun yung dalawang runes na hindi dapat makawala. HP Absorb Limit Up, and of course, yung isa, yung HP Absorb Up. Bossy, ano pang kulang? Siyempre, kailangan mo ng weapon. Diba? Meron kang meron kang accessories, meron kang set, meron kang bike, pero wala kang weapon. Bossy, mahal ata yung weapon. Guys, hindi nyo kailangan gumastos na mahal na weapon para makapag-farm. Sa simula pa lang, mga Lodi, as you can see, makikita nyo, yung critical rate natin, 37 out of 60. So, ang pinaka nire-recommend ko, guys, na weapon sa inyo, kapag magsisimula pa lang kayo, kapag gusto nyo pang mag-farm, habang wala pa kayong pang weapon, ang nakakita kayo na Sigmetal na 2 slot, Sigmetal of Fatal na CRI, CRI yung epic, Lodi, hanap kayo ng critical rate increase na epic. Kaso yung nakikita natin, yan, eto, kailangan nyo bumili na eto, critical rate mga Lodi guys, 2 piraso yung epic. So magkano sa auction? ATM. Ngayon kapag nakabili ka na ng 2 piraso na yan, kailangan mo lamanan yan. Anong laman mo ilalagay? Weapon option, scroll, high, crit damage. Yan. Kailangan mo lagyan na ito 2. So bibili ka na ito 4, tapos lalagyan mo siya dito kay Keller or Alchemist. Diyan mo siya lalagyan mga Lodi. So, yun yung mga kailangan, guys. Yun yung mga bagay na kailangan yung meron kayo para at least makasurvive kayo sa mga dungeons na papasukin nyo. Boss, season maganda mag-farm? Depende kung ilan yung magiging AP mo, kung medyo bago pa lang, kung raw pa lang talaga yung character mo. I suggest, guys, punta ka sa AHB. AHB, S1, S2. Yan, may pera na doon, mga Lodi. Kung darating sa point, guys, na meron kang pampet, meron kang pang... meron kang pang mga ganda. Basta kung meron kang pampet, may maganda kang pet, may maganda kang weapon, meron kang mga spare accessories, siguro kaya mo na siguro yung mga ano doon, AIC, ARH, mga pandemonium, yan. Kakayanin mo na. Yun yung mga magagandang dungeon na pwede mong pag-farman dito sa set na to.